Facebook. Si Ate Ben, ang Pastora Ben. Malaki ang nagawaan sa buhay ko. Noong isa pa lang ako sa Lord, at sabihin na mag Jesus na rin sa birthday na. Natandaan ko yun sa birthday na nakakasama ng mga asisang misteryo sa Pampanga at may Baisina. Nakasama ko yung kusya sa may isan kay Ate Anin. Pero kung sa Norberti na natatandaan ko po na sabi ng lingkod ng Diyos, Pastor Hindi, Pastor Abel, i-anoy ko pagbunga mo ng kamay si kasi di pa po Pastor ng Sister Banji. Tapos, tayo na yun, iba yung nararamdaman ko kung sinabi ng lingkod ng Diyos na yung mahalap ko ipapasa si Pastor Abel sa akin. Ang grabe yung lagay ng Diyos sa puso ko. Pag-start mo nun, natatanda ako muna na sa Pampanga, may Baisiha. Napupunta po kami doon. Nakita ko doon. Marami siyang binababa sa akin para pag-aalaga ng pupa, para mag-sacrifice, para mag-aasikaso sa mga gawain. Pati po, sa akin ako po natutunan ang pag-prepare ng mga gawain, kusada, nag-ipag-usap sa kapitan, et cetera po. So, sa marami po akong natutunan sa kanya. Kasi noong time na yun, hindi pa po kasi ako ano, sabi niya sa akin, ang tawag niya po sa akin, ano eh, Mami Banos. Kaya sabi ko nga, nawala na si Ate Ben, wala nang tatawag sa akin, Mami Banos. At ano po niya sa akin noon, ako si Sister Banji. Lagi ka nag-lipstick, lagi nang nag-makeup. So, hindi yan sa bagay talaga na kasi hindi ko pa asawa si Pastor Michael noon. So, sabi ko naman sa kanya, ko naman Ate Ben, Pastor Ben, parang hindi ka naman dumaan sa pagkatalaga. Amen. So, the time na yun, eh talaga lang kumikita ko sa kanya yung pagiging ina, tsaka yung, ang nakuha ko po sa kanya, ay yung pag-aalaga ng pupa. Sabi niya sa akin, the best effective ay yung one-on-one na makikipag-usap sa mga lupa. Tama na nangaral ka sa likod ng pulpito, pero iba pa, iba ang lakas ng one-on-one. So yun ang natatandaan ko po. Tapos, marami po. Pero nung, isa pa po natatandaan ko po, nung camp meeting, 3 days camp meeting sa Pampanga. Kasi nung before na 3 days camp meeting, unang-unang po na 3 days camp meeting kong inanap, napunta po ako dun sa, dito sa may tirahan ko dito sa, dito sa Istanbul, dito sa may Anway. Tinuruan niya po ako kung paano, kasi first na tumahawak, mag-aasang mag-prepare ng 3 days camp meeting sa Pampanga po kasi inanap. Binigay niya sa akin ganito-ganito, sabi niya, ano. So, pinakita ko lang po. Ngayon, kung nato na kami sa 3 days camp meeting, nato kasi nasumama po siya nun eh, na natuturo, ako natuturo si ang lingkod ng Diyos nung gabi na po, lakas ng amin niya, lakas ng kapapel ng Diyos. Nandun ako sa labas, si Ate, si Pastor Abel, si Ate Bel, ay nandun sa kwarto. Nangusap sa akin ng Panginoon, puntahan mo ang aking pinto. Pagpapaspas na pinag-ipalagay mo ang kamay mo sa kusahan sa ulo. Sabi ko, Lord, bakit?
Sabi ko, pero iba na po yung nararamdaman ko. Tapos pinuntahan ko siya, ako pumunta ako, umiiyak ako. Tapos nagdarapan ko si Pastora Ben, umiiyak na rin, kasi lakas mo talaga ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit mo talaga yung anointing talaga na dumadali ng rediscount na yun sa buhay ng ipo ng Diyos. Talagang grabe, paglapit ko kay Pastora Ben, inaangat ko siya, inuha ko ang kamay niya, pinapalok ko sa dulo. Tapos nagyakap ang kami. Ito po ang sabi niya sa akin. Pastora Ben, hindi ko alam kung nagkailan ang tao. Parang gusto niya nagpapaalam na siya. Pero ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Number one, unang-unang, pinabihin ko sa iyo, mahalin mo ang hindi ng Diyos. Mahalin mo siya. Ano man ang mga pagtutuwi, ano man ang mga sinasabi ng hindi ko lahat siya. Kahit siya, kahit ano pa ang sabihin niya pa bilang siya ang ama natin, mahalin mo siya. Habang sinasabi mo yun, tumutara ng malahit sa akin. Tapos ang sabi niya, huwag mong papapayaan ang mga tupa. Magpakatatagay, magpakalabas kayo. Ikaw na bahala sa lingkod ng Diyos. So nakita ko, eh Pastor Rebel, mahal niya ang lingkod ng Diyos. Mataas ang tingin niya sa lingkod ng Diyos, mataas ang pagkahalang sa coach talaga. Kitang-kita ko yung concern.
Kasi na tayo ni Pastora, pwede hindi na sayang. At magiging effective lang ang pagluha mo, talagang isinabuhay mo yung mga araw mo niya tayo. At lalo na, ang habili niya po talaga sa akin, at yun ang sinisikap ko. Mahalin ang lingko ng Diyos. Patang kayo, Jek. Dahil yan ang puso na hinikilala natin Pastora Elizabeth Peralta. Kaya salamat Ate Bel. Salamat sa buhay niya. Maging naging pagpapalay po sa aking pamilya. At parang ako natutunan sa kanya. The number one na natutunan ko sa kay Pastora Bel, the humility, ang mapagpagumpag. Alam ko rin na inutuwi siya, pero nandun ang humility. Kaya sabi niya sa akin, ano man ang mga patuloy sa'yo, ano man ang sinasabi ng lingkod ko, lingkod ng Diyos, huwag ang buwin. So, ibig sabihin, mataas ang pagkala ng pagkilala niya sa lingkod ng Diyos. So, Ate Betty, hindi ko makakalimutan. At hindi ako nagsasalita ngayon dahil buhay pa si Pastora Bel. Hindi pa siya nagkaganyan. Sinigaw ko lang ari ang lakad niya. Lahat ang apel niya, lahat ang sinabi niya sa akin, hanggang sa nawala na siya. Mas lalo ngayon wala na siya. Sabi ko kay Pastora Bel, sa ibang kapatid, kahit wala na si Pastora Bel, nandito pa rin tayo. Tayo ang magpapatuloy. Sana ba ang ginawa ni Pastora Bel sa Panginoon at sa Kingdom of Jesus at sa lingkod ng Diyos? Yun ang po masasabi ko. Napakapalad ang pamilya ni Pastora Bel. Napakapalad niyo. Nagharoon kayo ng isang Pastora Bel at Bel o nanay Bel o mama na isang masasabing out sa babae ng Diyos na totoong hindi sumusuko at totoo talaga ang ina-apply at sinasabuhay ang anumang mga sinasabi ng Diyos sa kanya. Kaya, salamat sa buhay. Yan, ganda, Pastor.